Hello, good day sa lahat. Ngayon, iseset up ko yung mini sound system ko dito sa condo. At sasamantalahin ko na rin, ibibideo ko para maging tutorial dun sa mga beginner na wala pang kaalam-alam tungkol sa mga connection ng sound system. Dahil yung nanalo ng Bose speaker, after na ma-receive niya yung speaker, kinontaka ko at tinatanong kung paano magkaroon ng audio yung speaker at tinatanong kung ano pa ang mga ibang kailangan para mapatunog nga yung speaker. So minabuti ko nga, isama ko na sa video na to dahil basic lang naman ang gagawin natin. Kaya kailangan natin speaker. Ito yung Boston na acoustic, maliit lang siya, 6.5 inches lang ang taas niyan, yan ang right side. Nandoon naman yung sa left side, ito. Ngayon, pakikita ko na rin para sa kaalaman ng mga beginner talaga. Iko-connecta mo yung speaker wire dito sa speaker. Yeah, kung mapapansin nyo, mayroong connection doon. Isang black at saka isang red. So, yung isang dulo ng speaker wire, dito nyo iko-connecta. Tapos, yung kabilang dulo sa amplifier naman. Nakatanggal pa itong iko-connecta natin sa amplifier. So, may speaker na tayo, kailangan natin ng amplifier. Itong gagamitin nating amplifier. Crown na XLS 1000. Two-channel power amplifier siya. Ibig sabihin, dalawang speaker lang ang pwede nating ikabit. Left and right channel. Titignan natin yung likod nitong amplifier. Yan ang likod ng amplifier. Galing ng Amerika itong amplifier na to. Kaya ang power supply niya 110 volt lang. Ang power supply dito sa Pilipinas 220 volt. Kaya kakailanganin natin ng step-down transformer para magamit natin itong amplifier na to dito sa Pilipinas. At papansin ninyo, ang power consumption niya 175 watts. Tapos dito natin i-coconnecta yung speaker wire na galing sa speaker, left and right, kaya dalawa to. Isang left, isang right. Bali, apat na stud. Yung audio source naman, yung panggagalingan ng music, dito nyo ikokonekta. Ang gagamitin natin cellphone. So, depende sa available na kable, pwede nyo gamitin itong XLR jack, itong RCA jack, o itong phone plug jack. Ang gagamitin natin, itong phone plug jack. Tingnan naman natin itong transformer na gagamitin natin. Nakasulat dyan, step down transformer, dahil nga from 220 volt papuntang 1, magiging 110. Kaya ang input niya, yung manggagaling sa outlet ng wall nitong condo, i-plug ko to. Nandito yung ito yung plug niya. So, i-connect ako to sa outlet mamaya. Ang magiging output niya 110 volt. Dito 'yon. Kaya itong amplifier, i-connecta natin dito yung kanyang power supply. Ang kinuha ko rin transformer, ang max rating niya 500 watts.
para may malaking headroom kumpara sa consumption nitong amplifier na 175 watts lang. Iseset na natin yung mga speaker wire at saka plug. Iko-connect ako na rin. Connect na natin itong power supply cord ng amplifier. Tapos yung mga speaker wire. Ito ang left speaker. Black at saka red. Itong isa, right speaker naman ito. I-plug ko lang yung transformer sa outlet. Tapos itong cord nitong amplifier sa transformer naman natin isasaksak doon. Kailangan natin ng adapter kasi 2-prong lang yung transformer kaya gagamit tayo nito. Yung music source natin, itong gagamitin natin, cellphone. Ang isang dulo, yung magkabilang dulo, ito naman, left and right, sa phone plug natin ilalagay. Pwede na nating testingin. Punta tayo dito sa harap ng amplifier. I-on natin itong amplifier. Ilagay ko muna sa alas 12 itong volume. Ngayon, patugtugin natin itong cellphone. Ito.
Okay. Sa mga beginner, sana may natutuhan kayo dito sa tutorial video natin. Okay, thank you sa panonood ninyo.